Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ano po? Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Sabi nga nila, bagong taon, bagong buhay, bagong pagkakataon, bagong simula. Yan, bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat ay manalangin. Lord, mga sa pangalan ni Jesus, Lord, Panginoon, hayaan mo, Lord Diyos, sa hapon na ito ay mapaalalahanan mo kami, mapalakas mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo. At ikaw, Panginoon, ang siyang magsalita patuloy sa oras na ito, Lord, at pinagkakatiwala po namin ang gawain nito sa iyo at ikaw ang mapalangalangin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so magandang hapon po muli. Yan, maraming plano or maraming balak yung kumbaga na gagawa ngayong bagong taon. Kadalasan, kapag itong month, itong January, pagpasok ng bagong taon ay dito tayo gumagawa ng mga plano natin sa buong taon, yung goal natin. Kadalasan ginagawa natin ito ngayong bagong taon or ngayong month. Ano po? Ngayon po, ginagawa po natin yung goal natin sa buong taon. Amen po. Para makapag-start po tayo ng bagong chapter o bagong season ng buhay po natin, ano po, kailangan po natin gawin, sabi po sa Philippians, dito po sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay sa hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa nilihiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Ayun po. Sabi ko po kanina, dito tayo gumagawa ng goal natin, ng mga plano natin sa buong taon. Pero isang bagay ang dapat natin gawin para maka-proceed tayo, makapagsimula tayo ng another chapter or bagong season ng buhay po natin. Isang bagay po ang sabi po ni Pablo, isang bagay ang ginagawa niya, inililimot niya yung mga bagay sa nakaraan. Sabi niya, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Ito po ang pwede mong gawin na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Para makapagpatuloy ka, sabi ni Pablo, mag-let go doon sa mga bagay sa nakaraan. Bakit po? Kasi ang nakaraan o yung past mo, isipin mo, balikan natin yung year 2022. Marami sa atin may mga mabibigat na pinagdaanan. Marami sa atin ang may mga pangit na experience sa taong nakalipas. Ano po, may mga dito sa part na to, marami kang lapses pagdating sa ministry. Marami kang pagkukulang. Marami kang palpak na nagawa or nadapa ka, nabigo ka man, nasaktan ka man. Ang sabi doon, nililimot ko. O sabi niya, huwag mo nang babalikan yung bagay na yon. At sabi niya, kunin mo yung lesson at magsimula ka ulit ng bagong chapter. Amen po. Kung isipin natin, babalikan po natin ang taon na nakalipas, marami tayong kwento. Maraming nangyari, maganda, malungkot, masaya, ano po. Pero kahit ano pa man yan, sabi dyan, kalimutan mo na. Isang bagay ang ginagawa ko, nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Kahit ano pa man yung pinagdaanan mo, gaano man kapangit, gaano man
kaganda or gaano ka, kumbaga, eh, nabigo ka or nagkamali ka. Kung maalala nyo po yung kwento ng prodigal son, maraming nangyari sa kanyang hindi magandang bagay or yung mga choices niya sa buhay na hindi naging maganda. Marami siyang nagawang, kumbaga, pangit. At napunta siya doon sa punto na nagkaroon siya ng realization na, sa paglayo niya sa poder ng kanyang tatay, ay marami siyang nagawa na hindi maganda. Pero sa kabila nun, alam niyo po, nag-decide siya na kalimutan ang lahat ng iyon at bumalik siya doon sa kanyang ama. At doon nagkaroon ng simula, panibagong simula, yung kanyang buhay. Naniniwala ako, lahat tayo gusto natin na magkaroon ng bagong simula. Amin po. Pero isang bagay ang pwede mong gawin, sabi niya dyan, limutin mo yung mga bagay na nagawa mo sa nakaraan at magpatuloy ka doon sa saan, sa bagay na yung goal mo. Ano ba yung goal natin? Di po ba? Ayan. Katulad nga po ng anak na iyon, kumbaga, hindi lahat na nabibigyan ng chance para magbago. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makabawi. Pero alam niyo po, bawat araw ay chance para makabawi po tayo. Ngayong taon, yung mga bagay na hindi natin nagawa nung nakaraang taon, pwede natin itong gawin. Pwede po natin itong gawin ngayon. Hindi po, maaaring dumating po tayo doon sa breaking point ng buhay po natin. Na break tayo, na basag tayo ng todo, nahirapan tayo. Nag-struggle tayo sa family natin, sa ministry, maging sa personal, or sa financial. Maaaring nagkamali po tayo in the past, nagkulang po tayo. Pero hindi po natatapos doon na nagkamali ka, hindi po natatapos doon na nahirapan ka, kundi kailangan magpatuloy ang buhay. Minsan nahayaan po ng Diyos na mabasag po tayo. Minsan nahayaan ng Diyos na mabreak ka. Ano po? Alam mo, meron po akong nabasa. Ang sabi niya, go ahead and fail, but always pick yourself up and keep going. Ano po? Sabi niya, it doesn't matter how much you fail. What matters is how many times you stand up. Yes, part sa buhay natin. Alam mo, sabi ni Pablo, sabi niya, hindi sa nakamit ko na, hindi ko inaaring ganap na ako, hindi ko sinasabi na hindi na ako magkakamali. Pero ang sabi niya, nililimot ko ang mga bagay, yung mga nakaraan. Nililimot ko na yung mga bagay na yon. At maaring magkamali pa tayo, maaring mag-fail pa tayo, pero ang sabi niya, always pick yourself up and keep going. Magpatuloy ka. One, ang sabi niya, nililimot ko ang nakaraan. Two, sabi niya, magpapatuloy ako. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Kaya nga, sabi niya, huwag mo nang alalahanin pa. Nagkamali ka man noon, pwede mo ito ayusin ngayon. Ano man yung plano po natin, ito po, sabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6 po. Ayan, last verse po.
sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Yan po, maaaring nakagawa na tayo ng plano sa buhay po natin this year. Ano po? Pero sabi niya, sa plano na yan, ano man yung plano na yan, ngayong taon, isanggunin mo muna sa Panginoon para maiwasan mo yung mga mistake na commit mo nung mga nakaraang taon. And pwede mo yun gawin, this time, gagawin mo na ng tama. Sabi ni Pablo, magpapatuloy ako. Kahit gaano kahirap, kahit ano pa yung magawa ko pa, nagawa ko, magagawa pa, sabi niya, magpapatuloy ako. Yan po, huwag po tayong matakot na mag-start ulit. Pwede kang magsimula ng panibagong story ng buhay mo, maging sa paglilingkod mo. Pwede kang gumawa ng panibagong kwento. And dahil alam mo na yung mga pagkukulang mo, eh, magagawa mo ng tama. Sabi niya dyan, ikonsulta mo sa Panginoon para makaiwas ka sa mga nakaraang pagkakamali na nagawa mo. At gawin mo ng tama. Sabi niya, number 2, magpapatuloy ako. Doon sa goal natin, bilang mga Kristiyano, bilang mga naglilingkod, 1, limutin mo yung mga nakaraan. Then number 2, magpatuloy nga. Magpatuloy ka tungo sa hangganan. Hanggang sa makamit mo yung gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus sa ating buhay. Ano po? At yun lamang po ang nais kong i-share po sa inyo. At magpatuloy po tayo tungo sa hangganan. Magpatuloy po tayong lahat. Ano man yung daanan pa natin o mararanasan pa natin, magpatuloy po tayo. Ano po? Ingat po ang bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat po kami sa taon na ito. Maging sa nagdaang taon, Panginoon, hayaan mo na ma-remind kami palagi ng salita mo at Lord, mapalakas pa kami. Salamat, Panginoon, sa mga pangako mo na sisilbing kalakasan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw pa rin, Panginoon, yung kalooban mo pa rin ang masundan namin, malakaran namin sa taon na ito. Ingatan mo ang bawat isa. Sa oras na ito, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa bawat isa. Ingat po tayong lahat at Happy New Year po.